Okay. So, magandang umaga ho. It's May 1, 2020. May 1 na ngayon. Ang alam ko ho, today is Labor Day. Tumapat ng Linggo ang walang pasok. Eh, wala naman talagang pasok pang Linggo. So, malamang dismayado ho yung mga nagtatrabaho. Nawalan sila ng holiday ng isang buwan, ano, for a month of May. Pero more than that, ang araw ng Linggo ay minsan lang sa isang linggo. Or I mean, regularly we do it every Sunday. So hindi naman siya araw-araw. The Lord Himself is requiring us or our faith so that we could grow spiritually. Our faith requires or requiring us na kinakailangan tayo to be in the church so that we could grow spiritually. Hindi lang naman ho kasi ang physical ang pinalalago. Okay? Sabi ko nga ho nung nakakaraan, if we think na ang pinalalago lang natin ang ating spiritual na katawan, eh kulang ho yun. Yes, it is possible, pero it doesn't look normal. Okay? On the other side of it. So, pwede kang payat, pero malusog ang espiritu. Pero, pangit namang ding makita na malusog ang katawan, eh payat naman ang espiritu. Kasi sabi nga natin, sabi ng Panginoon sa Matthew 6:44, men, tinan niyo yung word na ginamit doon, Matthew 6:44, men shall not live. Sa Tagalog, hindi lamang. Yung sa salitang hindi lamang ay malinaw na mayroon pang isang pagkain na dapat kinakain ang mga mananampalataya. Kasi sinabing hindi lamang sa tinapay. Yung binanggit na tinapay dito ay physical. Or sabihin natin sa Bible na meat or food. Kung ang ating katawan ay pinakakain natin ng pagkain pang katawan for the purpose of nourishment, for the purpose of getting healthy, for the purpose of getting strong, for the purpose of getting better, na dapat din po daw ang ating spiritual na katawan ay nakakatanggap, if possible, much better than our physical. Kasi ho bakit? Mamaya malalaman natin how important physical is at spiritual is. Mga kapatid, tandaan po natin, ang spiritual nating katawan, it would end not too long. It will last. Tandaan po natin ha, may limit sa physical na aspeto or elemento ng tao or yung tinatawag nating kalikasan. Eh, yung ating physical, it would end. But the question is when and the how. In reality, we don't know when. Alam niyo ho ba yun na kung kailan ho kayo kukunin ng Panginoon? We don't know. Okay? Pero in reality, the Bible speaks about it that it is appointed. Tingnan niyo yung term na salitang appointed. Ibig sabihin, mangyayari ho talaga. And we cannot even control it. Death is inevitable. Death will come to anyone. Saan? Listen, physical. This physical body will last. I heard a doctor speaks about our body's composition. Sabi niya, ang sangkap daw ng katawan ng tao ay walang pinagkaiba sa sangkap ng lupa. Kaya daw tayo may libag. Alam niyo bang ang libag ay hindi ho alikabok? Eto, try niyo ho kung meron ho kayong papag at meron ho kayong kama. Early in the morning, magwalis po kayo.
Don't expect na alikabok yun. Halo-halo na ho yun. Kasama na rin doon yung balat ninyo na bumabagsak sa inyong katawan. Sabi ng doktor. Na ang ibig sabihin, na ang sangkap ng alikabok, kaya tama ang Bible eh. From dust to dust, we are all going to be a dust or return to dust. So anong sinasabi natin dito? This physical body will end. But another thing na dapat nating matandaan is the spiritual. Okay? Spiritual body. Ito, it will last. There's an end. There's an appointed time. But this one, what? Ito ay mag-exist as it is. Eternal to it. But, yung eternality nito, what do you think will last or will end? Dalawa yan eh. Pwedeng dalawa ang patunguhan ng spirito. Depending. Depending on faith what you have. So, yung isa is heaven. And the other one is hell. Kaya ho tayo mga Kristiyano naniniwala dito. Eh. Alam nyo ho bang ito ay isa ng... Kaya hindi ho pwede natin sabihin ay hindi kinakilala ng church ng doctrine. Yung heaven and hell is a doctrine. Believing that is hell. Alam nyo kung bakit ang mundo hindi naniniwala dito? There's no such thing as heaven, as spiritual. There's no such thing as heaven to be the punishment of the people who doesn't follow God. So, kaya makikita natin dito is... Hindi ba ang makakaalam na ng spiritual ay yung mga tao? Yung mga tao, hindi nila nagliwala. Okay. Hindi nila tatanggapin yung heaven. Totally, hindi man talaga nila tinatanggap. Ang mga taong ayaw marinig ito, ayaw nilang tanggapin. Why? Maybe they doesn't want to know about this. Or, just to escape the reality that is hurt, that there is hell. And then, they're just escaping that they are going to hell. And then they deny it. Bakit kaso dinideny nila? Diba? Kasi universalism. Okay. Bakit daw nila dinideny? Hindi ko sasabihin hindi sila nakakaintindi ng Diyos. Hindi ko sasabihin wala silang alam sa Diyos. Kasi mismo Biblia nagsabi, mangmang lang ang magsasabing walang Diyos. Or ginagawa ng tao na maging mangmang. Sa Panginoon, directive nung sinabi niyang mangmang eh. Pero because of people doesn't know the reality, or maybe some people doesn't told them what is the reality and what is truth, unless they found the reality of the scripture, they would deny this. Kaya nga may trabaho tayong Kristiyano. Malamang hindi nila alam ito. Sino magsasabi? Hindi tayo. Hindi nila alam na mayroong Diyos. Malamang hindi talaga. Kaya nga dinideny lang angel. Lalo yung mga sinasabi nating go against with God. And then blatantly denying the existence of God.
So, talagang totoo, yung sinasabi ng Romans, they are without excuse. Dapat naman talaga. Ay, kilala na, pinapakilala sa kanila ang Diyos. Pagsilang pa lang natin eh. There's the reality of God's there, or God there. But ang reality, we are just denying the reality and the truth behind this. Kaya nga sinabi ng Panginoon, mangmang eh. Alam niyo ba yung salitang mangmang? Alam mong meron pero dinideny mo. Kaya nga ho mangmang, foolish. Kailan naman ho naging mangmang, walang alam. May alam yan, magagaling yan. Mangmang lang ho talaga ang tawag. Tandaan niyo yung salitang mangmang, alam, may alam, magaling. Kasi ang pagkakaon na ako ng tawag, mangmang walang alam. Yes. So bakit ko kasi in-open up dito? Tayo ho kasi church, we focus more on physical, but we never focus more on spirituality. At dito nga ho natin tinitingnan ang aspeto ng simbahan. Kung ang katawan pinakakain physically sa bahay, ang espiritu nyo ay meron din siyang bahay na pinagpapakainan at yan ang simbahan. O sabihin natin, eh pastor, nagpe-pray naman kami. Yes, I understand. You pray. That's your obligation to God. Physically, spiritually, sa bahay. Pero in a community like the church, iba pa rin yung magkakasama o magkakapatid. Strengthening one another, being as a brothers and sister, that's the concept of church. Kaya mahalaga ho talaga ang kapatid. We have to encourage them. If they fall into a sufferings or problem, ang church dapat nandyan to encourage them. Maybe you are strong, the strong one can encourage the weak. Lalo sa bahay, lalo tayo nakakaalam ng totoo, nakakaintindi ng salita ng Diyos, nataniman tayo ng salita ng Diyos, naintindihan natin ang Word of God, we can encourage them. And that is what church can do. Again, babalikan natin ha. Iglesia ni Cristo is part of being physical building. Pag sinabing physical building, that's where the believers gathered and strengthen one another in a physical way. Diba ho, pag nangihina, yung kumustahin nyo lang, ano ang pakiramdam? Brad, kumusta ka na? Una, hindi magsasalita yan. They wouldn't speak because malamang kapag hindi nakapag-open yan, yung relationship wasn't even close enough to open up. Kaya nga ho sa church, kung meron, eto mga kapatid ha, kung meron ho kayong problema na kinakailangan i-open, i-open ninyo sa mga tao pagkakatiwalaan nyo sa loob ng simbahan. At naniniwala ako kapag sa loob ng simbahan in-open yan, close yan. Tama po ba? What do I mean close? Ano yan? Exclusive yan. Hindi pwedeng malaman sa labas yung problema mo. At ididil yan sa loob ng simbahan. Kasi kung ikakalat mo yan or isi-share mo yan to the people that doesn't know Christ and you know na kahit kaibigan mo yan na walang pagpigil sa kanyang spirito to speak to someone na kunwari asking for someone help in behalf of you, kwento, chismis na yun. Kaya nga sa simbahan tayo dapat nakakakita ng tao pagkakatiwalaan. Hindi ko sinasabing hindi katiwa-tiwala yung tao sa labas. But they are more prone. You know why they were more prone of telling your story to other people? Because the deception of Satan is being overwhelmed with these people. Madali silang masila ng kaaway. Kasabihin, ay, share ko yung story nito para makatulong din yung isang kapatid. Kilala mo ba yung pinagpasahan? And then, uy, may problema yung kaibigan natin eh. And then pinasa umikot. And then nadulas ang dila, lumabas. What happened? It could cause fighting. Kaya nga sa church, pag may problema sa church, pinag-uusapan, tinatapos. And exclusively discuss within the church. Nandito yung mga leaders to deal with your problem.
If you have some issues, you can talk with us. Kaya nga may Matthew 18. Ano bang verse? 15 ba? Matthew 18. Principle. Lumapit. Mag-usap. Kausapin. Kung hindi, ano ta pangalan? Kung hindi umoo or nag-agree, magsama ka pa ng witness. Ay kung hindi pa rin talaga at the third time, and then still doesn't happen, ano sabi doon? Consider them or him or her as a Gentile. Pero trabaho ng simbahan. Kaya makikita nyo yung relationship sa church, it should be solid. Solid in the ground of Christ. Okay. Parang sa, kasi yung naging experience sa previous church kasi, sino naging problema, nagkaisa sila dahil the form ako, I was speaking the truth, at hindi sila mga samaayon sa kanilang Diyos, sa kanilang doktrina. So, ano nangyayari, hindi naaayos yun, at lumabas pa kapas ko. Sige, pastor, mamaya sabihin ka. Mamaya sabihin ka, pastor. Sige. Ano yun eh? Totally, they wouldn't agree, especially if doctrine nilang issue. Diba? Lalo at simbahan ang nasasapol at yung statement of faith ng isang simbahan ang tinatamaan. They would really disagree or I would rather say na they would be getting angry. Kasi ano yun eh? May sapul yun eh. So magre-react talaga yan. And then they would consider you as a general understanding nila, nagkakaisa sila, and then you would become an outcast. Oh, mukhang na yung ibang teachings nito. Kasi bakit? They were not even reformed. Or maybe they wouldn't understand what being reformed is. Okay, yung sa tanong ni Kuya Pinong, inaano ko ha? Pero ang sinasabi natin dito is that dito kasi nagkakaisa sa loob. Especially kahit sa belief. Kaya nga nagtuturo kami ni Pastor nito eh. Wala kaming ibang panalahin kundi iisa tayo ng pananampalataya. Diba? Kaya nga ho natin tinuturo sa preaching, sa Sunday school, so that we can be one in faith. At yun ang challenge sa atin ng mga apostol. Kaya nga ho, may teachings na ipinasa sa atin, ang ginagawa lang namin bilang mga lingkod is that to share with you what the Bible speaking to us. Yun lang yun. At yun lang naman ang trabaho namin. Kaya ang layunin o purpose na magiging kasapi ng simbahan is more on this. Grow spiritually. The more you grow spiritually, the more you strong physically. Alam niyo ba 'yon? Okay, ulitin ko ha. Kapag ho tayo malalim spiritual, lalo na salita ng Diyos, we become more strong physically. You know how? Ganito. Simple lang, ayaw kong palalimin ito para mas maunawaan ninyo. Halimbawa, may problema kayo. Saan kayo kukuha ng kalakasan? Pagsubok sa buhay, pinagdadaanan saan? Salita ng Diyos. Kung tayo physically, yes, we get strong from exercising. Yung ating kalakasan nasa salita ng Diyos. Be not dismayed, for I am your God. Promise ng Panginoon niya. Ayoko nga pala. Bakit ako manghihina? Ay, may Diyos naman pala ako. Wala tayong makain. There's a word of God. Hindi ko sinasabing kainin mo yung salita ng Diyos. Ha? What I'm saying is that it is the Bible who make you strong or have the strength because of the message of the word that had been written in the scripture. Eh, paano kung hindi binabasa? Pero mga Christian na ang akala nila physically ay fit sila. Yung physical fitness is not, sinabi niya po sa kanya. Magpalakas tayo. Yung sa mga palakas. Yes. Pero dapat mas palakas yung damdamin natin. Ang spiritual. Yun yung binabanggit ko, tama ka, Pastor. Tama. Mas palakasin natin. Hindi nga, mas palakasin ang spiritu. The more na mas, ganito ko yan, okay, bigyan ko na idea. Sino ko nakakita ng, para simplihan lang ha, nakakita na ho ba kayo paano tayo ang isang building? Okay, sa Ortigas, halimbawa sa Ortigas, nakakita na kayo tinatayong dyan.
As in, tall building as 10-story building. Tingnan niyo yung base niyan. Yung hukay, di ba Kuya Bill? Ang lalim. Ang tawag doon ay foundation. So kahit ligligin mo yan, sa kusang Japan, kakaiba na nga ngayon eh. Ang nakakatuwa sa Japan, may technology sila na pag nag-shake, kasi madalas daw sa Japan ang lindol. Tama ba ako? Pag may mga developments sila na scientific technology na kapag lumindol, yung building nagsishake lang. It was in the foundation. Na meron silang something na umuga man, pero yung building parang naka-gyro lang siya, gumaganon lang, pero it wouldn't fall. That's critical. Yes! Ini-shake ka, pero hindi ka... Hindi ka mabagsak. Yun, mamaya papasok ko ng pasok. Nakuha ko idea ko. Bakit? Pag Kristiyano ka at malalim ka rito, kahit shake ka, your physical stroke, palo, eh di nasa Word of God. Ang foundation natin ay salita ng Diyos. Kaya kahit anong pagsubok ang pagdaanan natin, tama yung sabi ni Pastor, is shake, shake, shake. Even rattle. Even shake, rattle. Oo nga, no? Even shake, nanonood kayo nun, ha? Shake, rattle, and roll. Sinake ka na, ni-rattle ka na, ni-roll ka pa, you will become matibay ka pa rin. Parang halo-halo. Ano, masarap halo-halo ngayon, ha? Ayun, totoo. Alam nyo bang napunta ako ng tanay, sabi ah, ang tawag lang sa halo, habang nalalim, nasarap. Kasi kinakain na nasa ibaboy, tsaka sa lalaki, hindi nasa ilalim pala, sago at gulaman. E sabi ko, hinahalo po yata it. So ang buhay ng Kristiyano, the more, listen, the more being shaked, the more become sweeter. Ulitin ko, oh, ganda nito ha. The more we being shaped by the problem, we become more sweeter and stronger. At saan nangyayari po iyon? Ulitin ko, babalik at babalik ako sa isang punto ko sa simbahan. We as a church. Na dapat yung nakikita mo dyan sa katabi mo, si Ate Tess, Ate Mary, si Ate Tess at si Ate Neri, I will say this name. They were so close enough. I heard their story po. Mukhang kindergarten pa yata sila magkaibigan. I don't know if I'm wrong. I'm correct. Tama ba? Tingnan nyo naman yung relationship. Ang strong. Nakita nyo yung point ko? Ang tibay? Nag-aaway ba kayo? Ano lang? Asa lang mo ba? Di ba natural lang mag-aaway? Sa simbahan, natural lang mag-aaway. Pero hindi dapat humahantong dun sa hiwalayan. O kung magkaroon man ng pangyayari dahil may matampuhing ugali, di talaga natin may iwasan may matampuhing tao, kahit ang Kristiyano na, nagtatampo pa rin dahil malamang yun ang naging kanyang character or attitude. Wala tayong magagawa. Pero there should be someone is giving take so that they can understand the other one. Eh sila, sabi na nag-aasaran. Pero sabi ko, mag sweeter dyan, magkapatid pa kayo ngayon sa Panginoon. More than being kindergarten friends. Kaya sabi niya po sa ito, profitable yung business, pero mas profitable yung business. Yun na nga eh. Tama ka so. Mas magiging profitable ito, physical friends kayo, mas magiging profitable. You know why? Ito ang, I will just make an analogy na sa Panginoon pa rin ito. Friend kayo nung bata kayo. Friend kayo until now. Close friend. Pati sa langit, magkasama pa kayo? Parang kakaiba naman yata yun, di ba? Alam mo, very encouraging. Sana ganon. At ako, naghahanap ako ng kaibigan kong ganyan. Pero yung from kindergarten, magsawa naman kayo. Ako ba talaga, pwede mo maghiwalay kayo ng upuan, minsan? Hindi, very encouraging. And then nakakatuwa, one became Christian and the other one also become Christians. Okay, kung sila nangyari, ang nakakatuwa kay Ate Marites, sa dadala niya anak niya, at yun ang prayer ni Ate Mary. So yung encouragement sa atin nasa kanila, I'm not lifting up these two people ha. Pero ang nakakatuwa is that kung magiging ganito ang puso,
baka pagdadalhin tayo ng tao sa kahit ng sa Panginoon. Kaya kung prayer ko, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng kami, prayer namin. Hindi lang ako, I know, even pastors thinking about this. Pabigyan kami ng tao ng makakausap, madi-disciple pa, more than you, and many others. At dapat yun ang thinking. Na may maalagaan para dalhin sa Panginoon. So kasi yun yung obligasyon. Bakit ka na? Bakit? Sige, Bas. Bakit hindi ganun ang karaniwan na thinking ng mga churches na magkala ng balong mo sa Panginoon sa katika mga soulmate? Ano yung main barrier o practice? Totally, maraming barriers eh. Alam ko may aram si Pastor later. Kaya niya tinanong yan para marinig niyo rin. Unang barrier is that may deceptions talaga. Isa lang yun. Deception for you, sa tulang una yung tingin mo sa sarili mo, incapable ka. Listen, bakit ko sinabing deception? It deception naman talaga yun. Remember, kung sa Old Testament, sa New Testament, even this disciple, were all those barriers to speak the words. But it is the power of God who makes them do such things. Not in their own strength, but it's because of the Word of God. Sabi nga, kahit hindi ka magsalita, ang Espiritu magsasalita para sa'yo. Amen. Alam niyo ba may verse sa Bible niyan? And even Moses happened that situations. Ito, have you an idea? Ilang minuto pa ako. Alam niyo bang si Moses, according to some scholars, bulol yan. Mumbling kasi ang words na ginamit eh. Totally sa akin, utal-utal, bulol or whatever, o anumang terms ang ginamit dyan. Hindi lang yung pagiging bulol niya ang reason eh. Yung pagiging mahina pa rin talaga ang loob niya. That's what Moses' characteristic is. Fear of people. At yun ang hindi maiiwasan. Yung takot sa tao. Bakit? Takot tayong ma-judge. Takot tayong balikan. At nangyari ito kay Pablo. And mas worst pa nga. Alam niyo kung bakit? Pero hindi napigilan si Pablo na mag-share ng Word of God. Kahit na yung kanyang mga unang ginawa is worse than any Christians can do. Because he persecuted the Christians. Sasabihin, paano kita paniniwala? Pinagpapapatay mo nga yung mga Kristiyano. But it doesn't stop him to share what the Word of God is. Yun yung inaano sa ating Satan eh. Yun. Pagpapakagsalita eh. Okay, nagkaisa na tayo ng isip. Pupunta na ako dyan. Kasi nga, deception ni Satan yun eh. Na ang totoo, hindi ho sa hindi natin kaya. Kaya, may pumipigil lang. Because of fear. Alam nyo ba, ang fear is not even... Pag di ko kang tanongin ang pagkakaiba ng fear of being afraid. Yun ang pandaya ng kaaway. Kasi nga, yung balik. Hindi pa tayo nagsasalita, ang iniisip natin, yung balik. Hindi pa tayo nagsishare, sasabihin natin, sasabihin ng tao sa atin. And this is the sign of being out of being spiritual. Or pangalawa is... Baka wala tayong alam sa salita ng Diyos, hindi kinakailangan maraming alam. For now, bilang bata. Eh yung mga being a Christian, wala pa naman talagang alam yan eh. Kasi ito ho ah, okay, lilinawin ko, being simbahan, buti talagang pinag-aaralan natin ang simbahan. Meron talagang, hindi naman ho lahat ng pumasok na simbahan, ano na kaagad eh, malalim na eh. Alam niyo ba sabi ni Pablo, nagsisimula tayo bilang bata. Kaya nga ang tinatanggap natin bilang batang mananampalataya ay gatas. Kaya ako, hindi ko talaga pinagsisiksikan muna sa kami. Hindi namin sinisiksik sa inyo na kainin nyo ito. Yung mga mabibigat na doctrines, ay baka mabilaukan kayo. Na kami man mismo, malalalim na kung totoosin, eh na nagkakaroon pa kami sa punto na parang it's hard for us to choke, or to digest, I'm sorry, at na-choke pa kami.
And then at the end of the day, then we realize na, okay, ito pala ibig sabihin nun. Eh, paano ko sa inyo namin binabato? Halimbawa na mababaw pa lang kayo spiritually. That's the reason why Paul is speaking about a babe believers na kung saan it shouldn't take what is his desire, and that is milk. Wag ko kayong ano, kasi ang mananampalataya ay gradually lumalago. That's the reason why there's a word of God na kung saan na nutrients make us grow. Palalim, 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 hanggang sa maging malalim talaga. Ang nakakalungkot pa sa pag hindi lumalim. Meron, di ba? Meron. 1 year old, 2 year old, 2 years old Christian, 3 years old, 5 years old, 6 years old, 10 years old, 20 years old, still doesn't, ano ba sabihin ko? Walang makikita ng pagbabago. Walang maturity. Hindi nakikita sa buhay. That's sad. Sad things to say, kapag nanalili sa baby, ang isang isya, pero ako naisip tuloy pas. Nakakita na ba kayo ng batang matandang nagtatamsak? Eto ha, may pumangking kayo na 8 years old, 7 years old, nagtatamsak. Meron kayo nakita na? Is it normal? Anong reaction nyo? Uy, teka, hindi na normal ito. 7 taong, 8 taong nagtatamsak. Grade 1 yata yan ha. Tama ba grade 1, 7? Mapasok. Ano gagawin nyo doon? Bigyan nyo ng pacifier, ano? Parang hindi naman yung daliri. Hindi. It doesn't even normal kasi you wouldn't even develop the children na hindi yung kinakalakihan dapat. At the same with Christian, tama yung sabi eh. Di ba, sir? Ay, huwag tayong manatili doon. At hindi yun ang disenyo sa atin ng Panginoon. Okay. So ano ang layunin na pagiging kasapi? Ito, lahat ng sinasabi ko. So that we could be more spiritual. Spiritual person, it's much better than being just physical. Kapag may pagsubok na ganito like pandemic, we can still stand. Totally, pasalamat tayo sa Panginoon, di ba? Yung ibang churches nag-online. Tayo, hindi. It's a sign of being papunta tayo doon sa paglalim spiritual. Kasi we know the truth and nakita natin ang realidad. If we are joining any other organizations, okay, mahilig tayo mag-join ng mga organizations. Any. So the question is, isn't it illogical or logical na member tayo as a Christian, ha? Isn't it logical na kasali tayo doon and we are active and participating on that organization? Sorry, ha? Di ba parang we enjoy being part of it? Ito yung sasabi ko sa mundo, ha? And that's, why not church? Bakit hindi maging active din tayo dito? Pag may schedule sila doon, alimbawa, schedule nila is mag-sumba. Bakit sumba yun eh? Sino ba ayaw ng sumba? Ito pa nga ang tanong ko, bakit? Magtatanong lang ako, ha? Bakit ho in demand ang sumba? Dahil ba sa pandemic, kailangan ng wellness. Wala bang wellness sa church? Spiritual. Hindi totoo. Ano yung mini-wellness natin? Physical. Yes. Kasi bakit? Tayong tao nakatingin what is partially potential or what you call it? Outward. Yes, outward. And yung nakatingin tayo doon sa physical. This is what human really is. Kaya nga, alam nyo ba ito, ha? Statistically, naaral ko rin to kahit pa paano.
sa Pilipinas po ang bagsakan ng beauty products. Dahil ang hindi naman pangit ang mga Pinoy. Dahil mas malaki ang market dito. Dahil may utak po ito ho, may utak daw po kasi ang Pilipino na colonial mentality na kung saan kapag puti maganda. Pag blondy maganda. Pag blue eyes, nakakita na ba kayo ng brown skin naka blue eyes? Ano yung Serena? Bagay uso. It become a trend. Kaya ang contact lens, ang mura ngayon, no? Magkano ba contact lens ngayon? Sino ba dito nakakaalam? 300. Tama ba? 300? Kasi ang alam kong contact lens, 1,000 talaga eh. Oo, yan. Kung may grado. Yung may kulay-kulay. Kasi ang gusto kong kulay-pulay. Pwede ba ganun pula? Yung parang yung mga sa... Yung Naruto ba yun? Cartoons na gano'n, no? Bibo. Yung mga gano'n. Bagay, it's a joke. Dito binabagsa kasi Filipino are being easily enticed with this. You know why? Okay, hindi mali ah, hindi mali. Listen. Filipino are a beauty conscious. Health conscious na tayo ngayon because of what happened to pandemic. But before it's not. Karamihan sa mga Pilipino, conscious po tayo, buti nangyari pandemic. Natuto tayo magsumba. Si Ate Martes, nakikita ko yun eh. 1, 2, 3. Paano ang sumba yun? Hindi ako marulong dyan. But it's good. Pero, balance eh. Dapat. This is my encouragement. Now, dapat i-balance natin. Kung very active tayo, physically, yung spiritual din, huwag kakalimutan. Kung ang physical is healthy, huwag naman nating i-malnourish yung spiritual.